na balita ngayong tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinatawag ang Chinese envoy sa Malacanang kasunod ng panunutok ng China ng military-grade laser sa PCG. Lindol na tumama sa Turkey, pinakamalalang natural disaster sa Europa ayon sa World Health Organization. Ang nasawi na sa halos 40,000 na. Six-man team ipadadala ng Department of Foreign Affairs sa Syria para tumulong sa mga Pilipinong naapektuhan rin ng lindol. Poultry farm sa Santa Maria, Bulacan isinara matapos magpositibo sa bird flu. Epekto sa negosyo, pinangangambahan ng grupo ng egg producers. At benepisyo ng mga single at broken-hearted ngayong buwan ng Feb, ibig alamin. Magandang tanghali mga kasangbahay, ngayon po ay araw ng Miyerkules, February 15, 2023. At una sa mga balita ngayon tanghali. Kinumpirma ng Bureau of Animal Industry ang kaso ng bird flu sa isang poultry farm sa Santa Maria, Bulacan. Bunso dito nagpatupad na ng depopulation ng mga manok ang poultry farm. Sinusuri na rin ng ahensya ang mga kalapit na manukan kung positibo rin ang mga ito sa bird flu. Ang detalye sa ulat ni Nestor Torres. Nananatiling nakasara ang poultry farm na ito sa Barangay Parada sa Santa Maria, Bulacan. Ito'y matapos kumpirmahin ng Bureau of Animal Industry o VAI ang mga kaso ng H5N1 o bird flu sa naturang manukan. Ayon kay BAI Assistant Director Arlene Bichaco, agad na nagpatupad ng precautionary measures ang ahensya para maiwasan ang pagkalat ng virus. Kabilang dito ang pagpatay sa nasa 17,000 mga manok sa manukan sa Santa Maria, Bulacan. We're talking of itong kaso natin sa Santa Maria, Bulacan. Right away po, kasi ang ating protocol, aside from yung culling or depopulation, immediately we conduct yung 1-kilometer surveillance para po malaman natin kung nag-spread ba yung infection. But we have finished the 1-kilometer surveillance and we are still awaiting for the results. Lab results. Tiniyak naman ng ahensya na walang dapat ipag-alala ang publiko dahil kontrolado na ang naturang outbreak. Simula noong January 2023, 6 na mga poultry farm ang nagkaroon ng outbreak ng bird flu sa buong bansa. 2 dito ay sa Pampanga, tig-isa sa Cagayan Valley, Sultan Gudarat at Manila na pawang nag-aalaga ng pugo, pato at panabong na manok. Sa inisyal na investigasyon, ahensya, posibleng nagmula ang virus sa migratory birds. Hindi ba period ngayon ng migration ng birds? So that could be a factor, especially malapit din naman siya sa Pampanga. Payo naman ng isang veterinarian sa mga may manukan. Encourage namin yung mga farms na i-bird proof yung kanilang mga kulungan, no, para maiwasan yung pagsasalamuhan ng wild birds natin doon sa kanilang domestic flock. No, ibig sabihin, lagyan nila ng net or kulong nila ng isarado nila yung mga kulungan para hindi mapasok yun ang mga ibon. Hinihimok naman ng BAI ang mga may-ari ng farm na agad i-report sa kanilang anumang mortality o pagpatay sa kanilang mga alaga para mabilis na maites at maiwasan ang pagkalat ng sakit. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ikinababahala ngayon ang grupo ng mga nag-aalaga ng paitluging manok ang mga naitatalang kaso ng bird flu sa bansa. Naliliitan din ang mga ito sa ayuda na ibinibigay ng pamahalaan sa mga farm ng manok na tinatamaan ng sakit. Mula sa Quezon City, may report si Ray Pelayo live. Ray, may epekto na ba ngayon sa supply ng manok at itlog itong outbreak ng bird flu? Aga kung sa supply ng karneng manok, mababa ang farm gate price ngayon ayon sa chairman ng United Broiler Racers Association o UBRA na si Gregorio San Diego. Dahil na rin na niya ito sa nakakakompetensya ng lokal na manok, ang imported.
Ang nagkakaroon ng epekto ay ang itlog dahil ang tinatamaan ng bird flu ay yung farm ng layers o yung nangingitlog na manok. Ayon kay San Diego, na siya ring chairman ng Philippine Egg Board, nagdadalawang isip na ngayon ang mga nag-aalaga ng layer na manok dahil malaki ang malulugi sa kanila kapag tinamaan ng bird flu ang kanilang farm. Nasa 400 pesos anya ang puhunan sa pagbalaki ng kada manok bago ito mangitlog. Ang indemnification o bayad naman ng gobyerno sa kada papatayin manok kapag nagka-outbreak sa farm ay 100 pesos lamang. Ayon sa Bureau of Animal Industry o BAI, ang pinakamataas na makukuhang bayad ng isang farm ay nilimitahan lamang sa hanggang 300,000 piso. Ito ay dahil limitado rin ang pondo na kanilang nakukuha sa Quick Response Fund. Ayon kay San Diego, sa ngayon ay hindi pa rin na pinapayagan ng pamahalaan ang pagbabakuna sa mga manok kontra sa bird flu. Ayon naman sa BAI, lahat ng anim na outbreak ng bird na may bird flu sa bansa ay natugunan na nila at patuloy ang kanilang isinasagawang surveillance para masugpo ang sakit. Aga? Maraming salamat, Ray Pelayo. Inakusahan ng isang grupo ng magsasaka ang Department of Agriculture na nakikipagsabwatan sa isang trader upang makapag-import ng sibuyas. Ibinunyag rin ng grupo na si Lea Cruz ang itinuring na sibuyas queen ang namamakyaw ng sibuyas sa mga magsasaka sa Nueva Ecija. Ang detalye sa ulat ni Aileen Cerudo. Binunyag ni Israel Daguyal, chairman ng Bonena Multipurpose Cooperative, na binibili ang mga supply na nasa storage unit at saka mag-aanunsyo na kulang na umano ang supply. Dagdag pa ng Daguyal, dito ngayon maglalabas ang Department of Agriculture ng importation order para mag-angkat ng sibuyas. Sa motu proprio inquiry ng House Committee on Agriculture, itinuro ni Daguyal si Lilia Lea Cruz na umano'y bumibili ng mga supply sa cold storages. Para po kasi, ang pagkakaintindi ko po kasi, kapag ka po ang nabili niyo na po yung mga sibuyas ng farmer sa kasamne, wala na pong magre-reklamo na paano mag-iimporta tayo kasi wala nang sibuyas sa farmers kasi wala na pong kikibu eh. Kasi nga nabili na nga po kami lahat eh. Sino po ang tinutukoy niyo na bumibili lahat? Ayun po si Lea Cruz po. O pag nabili na po ang lahat ng sibuyas, eto na po yung Department of Agriculture. Magpapalabas na po ng import permit. Doon po kami patay. Kaya nga po ito yung napakabigat sa amin. So alam po yan, common knowledge po yan sa amin sa Bungabong. Ganyan po ang nangyayari. Si Cruz ang tinatawag na Onion Queen o Mrs. Sibuyas na sangkot umano sa smuggling noong 2014. Sa pagdinig, natanong din si Cruz tungkol sa mga tumalbog na cheque na ibinayad dito para makabili ng sibuyas noong 2014. Ang tugon ni Cruz ay kanila nang nasettle ang nasabing issue. Inireklamo rin ni Daguyal na nalugi sila ng nasa 30 milyong piso dahil sa nangyaring manipulasyon sa supply ng sibuyas noong 2013. Nagsagawa na ng executive section ang komite kung saan dito pinangalanan ni Daguyal ang mga opisyal ng Department of Agriculture na umano'y sangkot sa nasabing modus operandi. Dumalo rin sa executive session si Lea Cruz kung saan mariin din ito pinamulaanan na sangkot ito sa pagmamanipula ng supply ng sibuyas. Kinukunan din ng UNTV News ang komento ng Department of Agriculture, ngunit wala pa itong tugon sa naturang issue. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nahuli ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang big-time scammer na gumagamit ng pangalan ng mga politiko. Bukod sa pag-aalok ng posisyon sa gobyerno, nag-aalok din ito ng proyekto sa gobyerno kapalit ng 1 milyon hanggang 300 milyong piso. Ang detalye sa ulat ni Lea Ilagan. Nakatatanggap ng mga report ang Malacanang kaugnay sa sinasabing appointment for sale at government contracts for sale. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission, Under Secretary Gilbert Cruz, mahigpit na pinatututukan ng Executive Secretary Lucas Bersamin ang natura mga report. There was a point
na sa palasyo mismo may dumating na 8 tao na when they were asked kung what were their presence dun sa Malacañang, ang sabi nila they are scheduled to take their oath as undersecretaries, assistant secretaries, and other government positions. But it turned out na wala pala silang ganong schedule and walang ganong appointment. Kaya naman, sinimula na ng PACC ang pag-iimbestiga sa tulong ng Criminal Investigation and Detection Group hanggang sa makilala nila ang scammer na si Edward Jocno Ehe. Si Ehe ay nagpapakilala umanong undersecretary sa Office of the President at nang hihingi ng malaking halaga ng pera sa kanyang mga biktima. Bumibilib sa kanya yung mga taong nakakausap niya dahil he posed himself as a very important person dahil pag nakipagkita siya, he will go inside a 5-star hotel, he will choose a 5-star hotel to eat and dine with the people na bibiktimahin niya. And then may mga parang PSG pa siya who's wearing barong na may logo ng Malacañang. Sinabi ni CIDG National Capital Region Chief Police Colonel Hansel Marantan na aresto nila si Ehe matapos na makatanggap ng report na isang tauhan ng Office of the President ang nanutok ng baril sa isang motorista sa BGC Taguig. So the operatives under my command went there right away, confiscated from his possession 1 unlicensed firearm and several other contrabands. Iniimbestigahan pa ani nga ng CIDG kung sino-sino pa ang kasabwat ni Ehe. Kabilang sa mga nabiktima ni Ehe ay ang aktres na si Rosana Roses at iba pang artista na inalok ng government project. Tinanong niya ako, sabi niya, Mama, anong balak mo na negosyo? Sabi ko, piggery sana, malaking piggery. Bago ka mag-piggery, Mama, sabi niya ganun, may i-offer ako sa iyo, tingnan mo muna to. So, ang in-offer niya sa akin, manpower ng paglilinis. Yung maglilinis ng buong ng para niya, kay 88 million yung kontrata. Ang kapartner ko doon, si Engineer Dale Balili ng Cebu, na akala ko kasabot niya, pero na-scam din para siya. Ang pumutok na cheque na sa akin ay 15 million, pero ang nakuha niya mismong cash na panglagay doon sa mga lahat ng konsihal, vice mayor hanggang sa mayor, 3.5 cash. Among the agencies na kung saan daw ilalagay yung mga biktima, I can mention 2. Una yung Port of Batangas sa CDC, Clark Development Corporation, among other positions. Si Ehe ay sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at Republic Act 9516 o Illegal Possession of Explosives. We are encouraging other complainants to come up para let's put a stop dito sa mga ganting scheme kasi masyadong nasusunog na yung Office of the President, Office of the Executive Secretary and the Malacañang people na with this kind of scheme na nagagamit yung offices at mga government personalities na wala silang kamalay-malay na ginagamit na pala yung opisina nila at yung pagkatao nila. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Department of Foreign Affairs o DFA sa mga Pilipinong nais magtrabaho sa ibang bansa na huwag magpapaloko sa mga recruiter na nagsasabing pwedeng palitan ang kanilang tourist visa ng working visa pagdating sa pupuntahang Southeast Asian nations. Ayon kay DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo Jose de Vega, walang umiiral na ganitong patakaran sa bansa sa Southeast Asia. Sinabi ni de Vega, ang pahayag matapos maiuwi sa Pilipinas mula sa bansang Myanmar ang 8 Pilipinong biktima ng human trafficking. 4 sa mga ito ay nasagip mula sa crypto scam trafficker. Batay sa mga report, dinala ang mga biktimang Pinoy sa Thailand upang magtrabaho pero kalaunan ay inilipat sa Myanmar kung saan pinilit silang magtrabaho bilang online scammer. Eh, yung isa daw, na Bartolina pa raw siya dun sa kanyang company, sa
Myanmar, no, kung hindi nakakapuha ng mga claim. Huwag pumunta doon na turista. Okay. Na bubulayin ka recruiter na pagdating nyo doon, ipapag-vote sa working visa. Hindi po ganun ha, sa Southeast Asia. So, red flag na yon. Tinitingnan ngayon ng Department of Health ang posibilidad na ibabala sa Alert Level 0 ang bansa ngayong nagpa-plateau o pumapanatag o pumapatag na ang COVID-19 trend sa Pilipinas. At para sa iba pang detalye, yan ang ihahatid ni Gladys Tuabi live. Gladys, kailan magiging epektibo itong Alert Level 0 sa Pilipinas at ano-ano yung tinitingnang mga consideration ng DOH? Ayon sa kagawaran, magkakaroon pa sila ng pag-uusap sa IATF o Interagency Task Force upang pagdesisyonan kung tuluyan na bang ibababa ang alert level system sa bansa. Ganunpaman, bukas sa ideya ang Department of Health na ibaba na sa alert level 0 ang bansa, lalo't nakikita ang improvement in COVID-19 situation sa bansa at bumabalik na rin sa normal ang pamumuhay ng mga tao. Pero pagtitiyak ni Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere, sakaling ibaba man sa level 0 ay hindi ito mangangahulugang wala na ring health protocols o safeguard na gagawin. Aniya, ipagpapatuloy ng kagawaran ang pagsasagawa ng surveillance at monitoring dahil andyan pa rin ang hawaan ng COVID-19 at patuloy ang pag-mutate ng virus. Ayon sa DOH, ang COVID-19 trend sa bansa ay nagpapakita ng plateauing of cases at nananatili ring mababa o manageable ang mga kaso o ang mga critical at severe cases na dinadala sa mga ospital. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo aga. Maraming salamat, Gladys Tuabi. Patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao at Palawan ang trough ng low pressure area. Batay sa inilabas na update ng PAGASA kaninang alas 10 ng umaga, huling namataan ang LPA sa layong 925 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Maliit ang tsansa na ito ay maging isang bagyo. Subalit ang trough ng LPA ay magdudulot ng bahagya hanggang sa malakas na pag-ulan sa Davao Region, Sacsayhuaman, Caraga, Eastern Visayas at Palawan. Mahina hanggang sa bahagya at minsan ay malakas na pag-ulan naman ang inaasahan sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao. Babala ng PAGASA, posibleng magkaroon ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga nabanggit na lugar. Patuloy na nakararanas ng mga pag-ulan ang Cotabato Province dahil sa trough ng low pressure area. Dahil dyan, walang pasok ngayong araw, February 15, sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Kidapawan City, 10 barangay sa Arakan, Alameda, Alyosan, Antipas, Carmen, Magpet, Banisilan, Imlang, Matalam, Kabakan, Meet, President Rojas at Tulunan. Kansilado na rin ang klase sa Lake Cebu, Santo Niño, Norala at Banga. Gayun din sa Columbio, sa Sultan, Kudarat. Roundup, Balita. Maaari nang gamitin sa mga transaksyon sa bangko ang Electronic Philippine ID o ang e-fill ID bilang proof of identity. Inianunsyo ng Philippine Statistics Authority na pwede nang magamit sa mga banking transactions ang digital version ng National ID tulad na lamang sa pagbubukas ng mga bank account. Kaugnay nito, naglabas na rin ang advisory ang Department of Social Welfare and Development kung saan pwede na rin gamitin proof of identity ang e-fill ID sa mga transaksyon sa DSWD gaya ng Pantawid Pamilya Filipino Program o 4PIS at Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Bukod sa bangko at DSWD, tinatanggap na rin bilang accredited government-issued valid ID ang e-fill ID sa Department of Foreign Affairs na pwedeng gamitin sa passport application at renewal. Samantala, aabot na sa mahigit 50 milyon ng Philippine Identification o National ID ang naiimprenta na ng Philippine Statistics Authority. Sa datos ng PSA, nasa 50,262,059 na pinagsamang fill ID at e-fill ID ang naiimprenta na sa kasalukuyan. Ayon sa PSA, na ipamahagi na sa ating mga kababayan
ang mahigit sa 23 million ng fill ID, abang nasa higit 19 million naman ang nai-issue ng e-fill ID. Inaprobahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang reorganization ng Presidential Communications Office o PCO. Sa ilalim ng Executive Order No. 16, pamumunuan pa rin ng Secretary ang PCO. Susuportahan ito ng 5 undersecretaries, 14 na assistant secretaries at isang assistant secretary na direktang magre-report sa PCO secretary. Ang 5 USEC ay pamumunuan ang Traditional Media and External Affairs, Digital Media Services, Content Production, Broadcast Production and Operations, Administration and Finance. Dahil sa bagong EO, ibabalik sa PCO ang pangangasiwa sa People's Television Network, APO Production Unit, Intercontinental Broadcasting Corporation at National Printing Office. Direkta na rin pangangasiwaan ng PCO ang Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Service, Bureau of Communication Services, News and Information Bureau, Freedom of Information, Program Management Office, Philippine Information Agency at Presidential Broadcast Staff Radio Television Malacanang o RTVM. Pinakamalalang natural disaster ang mga lindol na tumama sa Turkey sa Europe sa loob ng 100 taon batay sa World Health Organization o WHO. 53 bansa sa Europe at Central Asian countries ang kabilang sa European region ng WHO. Samantala ang Syria, miyembro ng WHO's Eastern Mediterranean Region. Mahigit na sa 40,000 ang bilang ng mga nasawi sa Turkey at Syria, bunsod ng sakuna. Naglunsad naman ang United Nations Health Agency ng $43 million appeal upang suportahan ang earthquake response, subalit inaasahang dodoble pa ang halagang ito sa mga susunod na araw. We are witnessing the worst natural disaster in the WHO European region for a century. And we are still learning about its magnitude. We, working with many partners, are supporting the massive humanitarian response to save lives, treat the injured, and crucially, help get the health system, particularly primary healthcare, back. Inihayag ng mga doktor sa isang Turkish field hospital sa Iskenderun City, Turkey na dumarami ang bilang ng mga pasyenteng dumaranas ng post-traumatic stress disorder o PTSD at panic attacks kasunod ng malalakas na lindol. Ayon kay Indian Army Major Bina Tiwari, noong una, nakikita lamang nila ito sa mga pasyenteng nagtamo ng sugat mula sa mga gumuhong istruktura. Subalit ngayon, nadadagdagan ang mga pasyenteng may panic attacks dahil sa naranasan nilang trahedya at mga nasasaksihan ng mga ito kasunod ng lindol. Lagpas na sa 40,000 tao ang pumanaw kasunod ng malalakas na pagyanig sa Turkey at Syria. Malawakang pinsala ang tinamo ng mga pinakaapektadong lungsod at probinsya sa dalawang bansa. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs ang pagpapadala ng tulong para sa mga Pilipinong apektado ng malakas na lindol na tumama rin sa Syria. Samantala, posibleng iuwi na ngayong linggo ang 11 Pinay na nasawi sa lindol sa Turkey. Narito ang report ni Janice Inhente. Magde-deploy ang Department of Foreign Affairs ng 6-man team na tutulong sa mga kababayan nating Pilipino na biktima rin ng malakas na lindol na tumama sa Syria. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo Jose de Vega, nasa 60 Pilipino ang nagtatrabaho sa Syria na lubhang naapektuhan ng malakas na lindol. Sa kabila nito, wala naman sa mga Pinoy sa Syria ang nasawi sa lindol. May 60 dun sa Northwest Syria. At walang casualties, pero grabe rin yung kanilang ngayon in terms of financially. May 6-man team na pupunta sa Pilipinas, pupunta doon sa Etanon, galing Damascus para bigyan ng anong kailangan nilang tulong. No? So, pero at least wala pong casualty.
Samantala, posible nang maiuwi ngayong Linggo ang 11 pang Pinay na iniulat na nasawi sa lindol sa Turkey. Ayon sa DFA, inaasikaso na nila ang repatriation nito at tiniyak na magbibigay ng tulong ang pamahalaan. Habang nailibing na ang bangkay ng isa pang Pinay doon, alinsunod na rin sa kagustuhan ng kanyang asawa na isang Turkish national. Yung isa po, nilibing na po doon kasi decision ng asawa. Asawa niya. So, yun ang ano, bilang next of kin. Pero yung isa itong Linggo mismo, mauli na yan. Sa ngayon ay inaasikaso na rin ng Pilipinas ang proseso ng repatriation sakaling mayroong mga Pinoy sa Turkey ang nais nang umuwi ng Pilipinas. Pero ayon sa DFA, kinakailangan pa rin asikasuhin ang kanilang citizenship lalo't ang iba sa kanila ay pawang mga Turkish citizen na. Ito complicated yan. Kung sinabi ng gusto na mauwi, ipapandang natin yan. At mauwi. Ang kailangan lang nila, kasi iba sa kanila Turkish citizens na, no? Kailangan i-acquire muna yung kanilang Philippine citizenship ayon sa Republic Act 9225, no? So, madali po yan. Kung magagawa natin na ito, within the next several days, dapat magsisiuwian na yan. Sa datos ng DFA, mayroong mahigit sa 200 mga Pilipino sa Turkey ang naapektuhan ng malakas na lindol na tumama doon. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Chinese Ambassador Wang Silian sa Malacanang kahapon. Kasunod ito ng nangyaring panunutok ng Chinese Coast Guard na military-grade laser sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Una nang naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas sa China kaugnay ng maritime incident. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Kinausap ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Malacanang si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silian kahapon. Ayon sa Presidential Communications Office, ipinatawag kahapon ng Pangulo ang Chinese Ambassador upang ipahayag ang seryosong pag-aalala nito sa nagiging aksyon ng China sa Philippine Coast Guard at sa mga Pilipinong mangingisda. Kung saan ang pinakahuling insidente ay ang paggamit ng military-grade na laser ng China sa PCG personnel habang nasa supply mission sa Filipino troops na naka-istasyon sa Ayungin Shoal. Ayon sa Embahada ng China, nagpalitan ng pananaw sina Pangulong Marcos Jr. at Chinese envoy kung papaano ipatutupad ang konsensus na naaabot ng dalawang head of states, kabilang na ang pagpapalakas ng dialogo at komunikasyon. Una nang iginiit ng China na ang PCG vessel ang nanghimasok sa kanilang teritoryo. Nakapaghain na ng 8th protesta ngayong taon ang DFA laban sa China matapos ang insidente. Nakasaad sa note verbal na inihain ng DFA na mariing kinukondina ng Pilipinas ang ginawang harassment ng Chinese Coast Guard sa mga tauhan ng PCG. Muling binigyang diin ng DFA na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Nanindigan naman ang Estados Unidos sa Pilipinas sa akusasyon laban sa Chinese Coast Guard kaugnay sa laser pointing incident sa bahagi ng South China Sea. Nakasaad sa inilabas na pahayag ng US State Department na ang nagiging hakbang ng China ay maituturing na provocative and unsafe. Ikinokonsidera din anya itong direktang banta sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon at paglabag sa kalayaan sa paglalayag sa South China Sea. Tiniyak naman ng PCG na patuloy silang magpapatrolya at gagampanan ang kanilang mandato sa karagatan na sakop ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Wala, normal din lang din naman. Kahit na sabi ko nga sa iyo, may mga ganong taktika na ginawa yung China Coast Guard, hindi tayo magpapa-apekto doon sa misyon na ginagampanan ng Philippine Coast Guard. Gaganapin natin yung tungkulin natin at magpapatuloy tayo doon sa pagpapatrol, pagmamonitor ng fishermen, pagmaintain ng marine environmental protection functions natin at yung safety, at patuloy pa rin tayong pupunta doon sa mga stations natin sa Kalayaan Island. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nagpahayag ng pagkabahala ang Japan Embassy sa aksyon laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Sa isang tweet, sinabi ng Japanese Ambassador to the Philippines, Koshikawa Kazuhiko, iginit nito na ang lahat ng mga bansa ay dapat irespeto ang maritime order batay sa nakasaad sa international law. Tinututulan ng mga ito ang mga aksyon na makapagpapalala sa anumang tensyon sa karagatan. Inilabas ng Japanese ambassador ang pahayag kasunod ng nangyaring panunutok ng military laser light ng Chinese Coast Guard sa barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Inaasahan tatalakayin ng Committee on Health sa Kamara ang panukalang batas na naglalayong bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na suspindihin ang pagtaas ng premium rate sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Mula sa House of Representatives, ang detalye ay hatid ni Aileen Cerudo live. Aileen, bakit nais ng mga mambabatas na mabigyan ng authority ang Pangulo na suspindihin ang premium rate hike sa PhilHealth? Yes, alam, mas makakatulong kanya sa taong bayan kung agad na masususunday ang pagtaas ng premium rate ng PhilHealth, lalo na kung panahon ng national emergency sa kalamidad at kung kinakailangan ng publiko sa inhaing House Bill number 6772, bibigyan ng kapangyarihan ang Pangulo na suspindihin ang implementasyon ng premium rate hike ng PhilHealth. Aamyendahan din ito ang Universal Health Care Act kung saan nakasaad na ang scheduled increase ng premium rate. Ngayong taon nga, Ella, nakaplanong tumaas ng ang monthly premium ng 4.5% mula 4%. Ayon sa may akda ng batas na si House Speaker Marte Robaldez, maaalis ang dagdag pasanin ng mga direct and contributors kung hindi muna tataasan ang monthly rate sa mga ito. Sa ngayon na tinatalakay sa House Committee on Health ang mga panukalang batas na layong mapabuti ang healthcare system ng bansa. Kabilang narito ang ELA, ang panukalang pagbibigay ng libre medical check-up para sa mga Pilipino. At aantabayanan nga natin mamaya ang pagtalakay ng komite sa panukalang pagbigay ng kapangyarihan sa Pangulo para sa premium rate hike suspension. At yan muna ang latest. Balik sa'yo, ELA. Maraming salamat, Aileen Cerudo, live na nag-ulat mula sa House of Representatives. Ipinagpapatuloy ngayong araw ng Senado ang pagdinig sa panukalang pagtatatag ng Maharlika Investment Fund. Dito, nagpahayag ng pagkabahala ang ilang grupo sa nilalaman ng panukalang batas. Mula sa Quezon City, may report si Harleen Delgado live. Harleen, ano-ano yung mga concern ng ilang economic groups sa panukalang Maharlika Investment Fund? Sa ikalawang pagdinig nga ng Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies, kaugnay ng panukalang pagtatatag ng Maharlika Investment Fund, nagpahayag ng pagkabahala ang grupong Federation of Economic Freedom o FEF sa ilang provision ng panukala. Ayon kay FEF President Calixto Chiquiamco, problematic ang pagkukuhanan ng pondo para sa MIF. Anya, hindi malinaw sa batas kung may garantiya mula sa national government ang equity cash investments ng Land Bank at Development Bank of the Philippines o DBP na magpapatak sa inisyal na kapital. Hindi rin anya malinaw ang objectives ng panukalang MIF. Posible rin anyang mas lumaki pa ang utang ng bansa. Maari rin anyang maging diskumpiyado ang ilang potential investors dahil sa tax exemptions na ibibigay sa MIF. Malaki rin anya ang opportunity cost at risk para sa Land Bank at BBP. Paglilinaw ng grupo, hindi sila tutol sa pagtatatag ng isang developmental financial institution. Ngunit dapat anila ay malinaw ang direksyon ng MIF sa panukalang batas. Inirekomenda ng grupo na tanggalin sa pagkukuhanan ng inisyal na pondo ang Bangko Sentral ng Pilipinas at ang Land Bank at BBP. Ayon kay Chiquiamco, kabilang sa mga maaaring pagkuhanan ng pondo ang kita mula sa pagbebenta ng ari-arian ng gobyerno gaya ng pagpaprivatize sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Nanindigan naman ang Land Bank na malaki ang kanilang investable funds at mas lumalago pa ang kanilang pautang sa mga magsasaka. Aga sa ngayon, nagpapatuloy pa ang pagdinig kaugnay ng issue. At yun muna ang update mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Harleen Delgado. Magsasagawa ng sariling investigasyon ng Philippine Army kaugnay sa nangyaring pamamaril ng isa nilang sundalo sa loob ng Camp Edilberto Evangelista sa Cagayan de Oro noong Sabado, February 11.
Tinayak din ng Philippine Army ang tulong sa pamilya ng mga nasawi sa insidente. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia, ano ang tututukan ng Philippine Army sa isasagawa nilang internal investigation? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Unang nais na malaman ang pamunuan ng Philippine Army ay kung ano ang nag-trigger sa isa nilang sundalo para barilin ang mga kabarong natutulog sa loob ng 4th Infantry Division Service Battalion o Service Support Battalion noong February 11. Nais ding malaman ng Philippine Army kung mayroon bang pagkukulang na dapat punuan sa isinasagawa nilang recruitment process. Sa naturang pamaril, ang apat na biktima ay mga sundalo na mga namatay habang isa ang patuloy na ginagamot sa ospital. Patay din ang suspect matapos na mabaril ng kanilang mga kasamahan. Dinalo naman Ella kahapon ni Philippine Army Commanding General Romeo Broner sa ospital ang sundalong nasugatan. Pinuntahan din ng general ang mga sundalo sa loob ng Camp Idelberto Evangelista upang masigurong mataas ang moral ng mga ito. Ibinurol din ang bangkay ng apat na biktima sa loob ng kampo bago iuwi sa kanilang lalawigan. Tiniyak naman Ella ng Philippine Army ang tulong sa pamilya ng mga nasawing biktima. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Leia Ilagan live na nag-uulat mula sa Camp Crame. Pinagtibay ng Korte Suprema ang pagkapanalo ni Negros Oriental Governor Ruel De Gamo alinsunod sa desisyon ng Commission on Elections o COMELEC. Ito ay matapos i-dismiss ng Korte ang mga petisyon laban sa COMELEC na kumukwestiyon sa pagkapanalo at proklamasyon ni De Gamo. Mula sa Maynila, may report si Dante Amento live. Dante, ano yung reaksyon ng COMELEC sa naging desisyon ng Korte Suprema? Yes, aga sa pahayag na inilabas ng Commission on Elections o COMELEC, ikinatuwa nila yung naging desisyon ng kataas-taasang hukuman hinggil dito sa mga petisyon na inihain laban sa kanila ng mga tumakbong gobernador sa lalawigan ng Negros Oriental na sina Pride Henry Teves at ganyan din si Grego Ruel De Gamo. Pinawalang bisa kasi ng Korte Suprema ang mga petisyon laban sa Commission on Elections o COMELEC at nanalong gobernador ng Negros Oriental na si Ruel De Gamo. Pinagtibay ng Korte ang desisyon ng COMELEC na ang nanalong gobernador sa probinsya ay si Ruel De Gamo. Ayon sa Korte, hindi nagkamit ng grave abuse of discretion o hindi umabuso sa pagpapasya ang COMELEC nang magdesisyon itong bilangin ang mga nakuhang boto ng nuisance candidate na si Grego Ruel De Gamo pabor kay incumbent Governor Ruel De Gamo. Dagdag pa ng Korte Suprema, kapansin-pansin ang pagkakahawig sa pagitan ng pangalan ng dalawang Ruel De Gamo. Ang pagkakaiba lang sa pangalan ng dalawa, ang nuisance sa kanyang pangalan na Ruel ay letter U ang ginamit, samantalang letter O naman kay Governor Ruel De Gamo. Una nang sinabi ng COMELEC na ang pagpatakbo kay Grego Ruel De Gamo ay para lang lituhin ang mga botante. Kaya nagpasya ang komisyon na bilangin ang boto nito sa tunay na Ruel De Gamo na siyang incumbent governor at kandidato na ngayon ay kasalukuyan ng nakaupo bilang Negros Oriental Governor. Aga una nga nagkaroon ng issue dito sa Negros Oriental dahil mayroong dalawang De Gamo na tumakbo. Ruel yung isang dalawang Ruel De Gamo. Ang pinag-iba nga lang yung pangalan ng isa ay letter U doon sa Ruel, yung isa naman ay letter O. Kaya nagkaroon ngayon ng kalituhan ang mga butante, kaya ang lumalabas na nanalo ay yung Teves. Pero nang magpetisyon itong si Ruel De Gamo na incumbent, ay pinagbigyan ng COMELEC yung kaniyang petisyon at idiniklarang nuisance yung isang Ruel De Gamo. Kaya ang lumalabas ngayon, siya ang nanalo at natanggal sa pwesto ang naunang naiproklama na si Teves. Yan ang ating balita mula dito sa Maynila. Balik sa iyo aga. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Kasunod ng pagdiriwang ng 28th Kalinga Founding Anniversary at 4th Bodong Festival ngayong araw, nais ng mga taga Kalinga Province na maitala sa Guinness Book of World Record na may pinakamalaking banga dance at largest gong ensemble sa buong mundo. Para sa detalye ng balitang yan, humingi tayo ng update kay Grace Flores live. Grace, gaano karaming mga katutubong taga Kalinga ang lalahok sa natunang festival upang
masungkit ang dalawang Guinness title. Yes, Ella, magandang tanghali. Higit 1,000 nga ang inaasahan na lalahok mamayang alas 2 ng hapon upang subukang masungkit na matala sa Guinness World Record sa may pinakamalaking banga dance at largest gong ensemble sa buong mundo. Kasunod nga ito ng 20th Kalinga founding anniversary at 4th Bodong Festival ngayong araw. Susubukan ng Kalinga LGU na mailista sa Guinness World Record ang nasabing event na may pinakamarami na tutugtog ng gangsa at maglalagay ng banga sa ulo habang sumasayaw kasabay ng gangsa sa Kalinga Sports Complex. Tinaguri ang Awong Chi Awong Chi Gangsa, ang Tong Chi Banga o The Call of the Thousand Gongs sa Dance of a Thousand Pots ang pangunahing highlight ng festival kung saan ang mga mananayaw at gong player mula sa mga munisipalidad ng Tanudan, Tinglayan, Lubwagan, Pasil, Pinokpok, Rizal, Balbalan at ang apat na distrito ng lungsod ng Tabuk. Isa itong ingranding pagtatanghal na nagpapakita ng mga natatanging elemento ng kultura ng Kalinga mula sa palayok, tela, musika at sayaw. Ayon kay Governor James Iduba, ang event ay isang pagkakataon upang ipakita ang natatanging kultura ng Kalinga at isulong ang lugar bilang destinasyon ng turismo. Ella, isasagawa ang aktibidad sa taong ito mas ingrante dahil ito ay inihanda upang matugunan ang international na pamantayan na itinakda ng Guinness World Record. Ayon pa kay Governor Iduba, ang pakikipagtulungan at pagtutulungan ng lahat ng sektor sa komunidad ay napakahalaga sa pagtataguyod ng kapayapaan at sa pag-uorganisa ng isang world-class performance. Ang konsepto bilang simbolo ng kapayapaan at pagkakaisa sa mga taga-Kalinga ang Awong Chigangsa, Agtong Chibanga o The Call of a Thousand Gongs, The Dance of a Thousand Pots ay nagsisilbing paalala na may malalim na potensyal para sa pangmatagalang kapayapaan at pagkakaisa sa Kalinga Province. Ang paghahangad na ito para sa kapayapaan na maaaring makamit sa pagkakaisa ng mga puso at isipan ng mga katutubong pamayan ng kultural ng Kalinga ay makikita kapag sila ay nagkakaisa na sumasayaw na naaayon sa ritmo ng 1,000 gong. Ella, ngayon nga ay kasalukuyan pa rin ang ginagawang dress rehearsal ng ating mga kababayan sa Kalinga Province para nga itong paghahanda na subukang masungkit nila ang largest banga dance at ang largest gong ensemble sa buong mundo. At yan muna ang update live mula dito sa Bigan, Ilocos. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores. Isang payment center ang binuksan ng Iloilo City Government sa isang mall sa lungsod. Layo nito na mas mapadali ang transaksyon ng publiko sa mga serbisyo ng gobyerno. Mula sa Iloilo City, may report si Lalaine Moreno live. Lalaine, ano-anong mga government services sa maaaring bayaran dito sa offsite payment center? Ella, dito sa binuksan, ika-apat na offsite payment center na binuksan ng city government kahapon, dito maaaring kumuha ng business permit, fire safety inspection permit, sedula at iba pang mga dokumento na mula sa lokal na pamahalaan ang ating mga kababayan. Upang mapalapit pa o mas maging accessible sa publiko ang serbisyo ng Iloilo City Government, isang off-site payment center ang binuksan kahapon sa isang mall sa lungsod. Ito na ang pang-apat na off-site center sa lungsod na pinakamalaki, maganda at nasa ground floor ng mall. Dito maaaring makapag-renew ng business permit ang publiko, makapag-apply ng integrated business permits and licensing system account at magbayad ng kanilang real property tax. Maaari rin kumuha dito ng Community Tax Certificate or Sedula, Fire Safety Inspection Certificate, Sanitary Permit, Tourism License,
boarding house permit at internet and gaming center permit. Walang babayaran ng rental fee ang lungsod sa mall sa ilalim ng public-private partnership program. Layo nito na maging digitized ang transaksyon sa city government para maging digital and smart ang lungsod. Mas madali na rin dahil hindi na rin kailangan pumunta ng mga tao sa City Hall para sa kanilang mga transaksyon. Yan muna ating balita mula rito sa Iloilo. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Inanunsyo ni dating South Carolina Governor Nikki Haley ang 2024 Republican presidential bid. Siya ang unang humahamon kay dating Pangulong Donald Trump na nagbabalak ding muling tumakbong Pangulo ng Estados Unidos. Narito ang report ni Kat Carriero. Hinihayag ni dating South Carolina Governor Nikki Haley na target nito ang Republican presidential nomination para sa taong 2024. Siya ang unang challenger ng kanyang dating boss na si former U.S. President Donald Trump na nagbabalak ding muling tumakbong Pangulo. I'm Nikki Haley and I'm running for president. Bukod sa pagiging dating governor, nanilbihan din si Haley bilang ambassador to the United Nations ng dating Trump administration. It's time for a new generation of leadership to rediscover fiscal responsibility, secure our border, and strengthen our country, our pride, and our purpose. Ipinagmalaki rin nito ang kanyang foreign policy experience. Samantala, ilan pang high-profile Republicans na posibleng mag-anunsyo ng kanilang presidential bid, sina Florida Governor Ron DeSantis, former Vice President Mike Pence, U.S. Senator Tim Scott ng South Carolina, New Hampshire Governor Chris Sununu, at former Arkansas Governor Asa Hutchinson. Kat Carriedo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tatlong estudyante ang nasawi at lima ang matinding nasugatan sa pamamaril sa Michigan State University sa Estados Unidos gabi ng Lunes, February 13. Kinitil ng shooter ang sariling buhay pagkatapos ng ilang oras na manhunt ng pulisya. Kinilala ang 43 taong gulang na gunman na si Anthony McRae. Batay sa mga opisyal, hindi ito estudyante, hindi rin empleyado o may kaugnayan sa university. Kasalukuyan pang iniimbestigahan ang motibo sa pamamaril, subalit batay sa ulat, may history ng mental health problems ang gunman. Tampok ngayon sa Baguio City ang pagbabago sa pamosong Burnham Lake na inaasahang lalo pang makahihikayat ng turismo sa City of Pines. Narito ang report ni Marvin Calas. Kapansin-pansin ang mas malinis at makulay na Burnham Lake sa Baguio City kasabay ng ginanap na unveiling ceremony ng lungsod sa Blooming Burnham Lake project nito. Kung dati ay kasing kulay ng putik ang lawa, ngayon unti-unti na itong nagkukulay asul dahil sa biotechnology na ginamit para sa water treatment. Ayon sa City Environment and Parks Management Office o CEPMO, nasa 400,000 pesos ang naggastos na budget sa pagbili ng probiotic inoculants para sa treatment ng nasa 3 ektaryang Burnham Lake. Ito rin ang pinakamura at simpleng paraan para malinis ang Burnham Lake na kayang gawin kahit ng mga regular personnel ng kanilang tanggapan. Marami po kasing maraming nagbibigay sa atin ng proposal, no, to treat the lake, no, wala pong mura talaga na water treatment technology. Ito po ang pinakasimplified na technology at pinakasimple in the sense na pwede siyang gawin ng ating mga regular personnel sa CEPMO. Meaning to say, bibili lang tayo nitong mga probiotics na ito, inoculants na ito, and then we apply doon sa lake. Organic din ang ginamit na biotechnology sa water treatment, kaya hindi ito nakasasama sa kapaligiran at maging sa kalusugan. Sa pamamagitan nito, hindi nadadami ang algae sa lawa na dahilan ng foul odor at brownish color ng Burnham Lake. Ang proyekto ay paraan din ng lokal na pamahalaan upang mahikayat ang mga namamasyal sa mga puok pasyalan sa lungsod na maging disiplinado at mapahalagahan ang kalinisan sa paligid.
this is one way of showing our love to the city of Baguio. And of course, you know, this is one of our efforts in providing a better environment, a good quality of life for our people and our visitors as well. Samantala, dahil sa transformation ng pamosong Burnham Lake, inaasahan namang dadami pa ang mga turistang dadayo sa Baguio City para mamasyal na malaking tulong din sa kabuhayan at ekonomiya ng lungsod. Siyempre, dadami silang pupunta dito kasi nakita nila yung improvement, di ba? Mas lalo na ngayon, luminis yung tubig, saka luminis din ang mga paligiran. Kaya sana dumami pa, di ba? Para mas successful yung bangka na maraming sasakay. Mas okay siya ngayon, mas maganda siya tingnan ngayon kasi mas kaakit-akit sa turista. Hindi katulad dati na kulay brown ang color. Ang Blooming Burnham Lake ay isa lamang sa mga proyekto ng Baguio Local Government Unit na layong magkaroon ng mas maayos, malinis at kaaya-ayang kapaligiran, lalo na sa mga kilalang pasyalan sa summer capital ng bansa. Marvin Calas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Broken-hearted ba ka mo? O di naman kaya ay single since birth? Huwag nang malungkot dahil lang ilan sa local government unit at kumpanya sa bansa may offer para sa mga single out there. Alamin natin yan mula kay Alan Manansala. Tuwing buwan ng Feb-ibig, syempre ano pa ba ang aasahan natin? Kundi kani-kaniyang pagpapakilig ng mga BB boy sa kanilang mga BB girl. O di naman kaya si BB girl sa kanyang BB boy. Tulad na lamang nitong si Veggie, matapos ang limang buwang ligawan ay, by February 2022, officially, sila na! Yahoo! Inalo pa ang nanalo sa loto, kuya ha! Buwan din ng Pebrero nitong nakaraang taon nang pakiligin naman ni Jose Rojas II ang kanyang girlfriend sa simpleng wedding proposal. Wow, nakakaingit naman yan! Charot! Kilig-kilig ka, girl! Oh! Sanoy! Oops! Teka lang nga muna! Pero papaano naman kaming mga single? Alone? Sawi? Bigo? Mga ginaganon-ganon lang? Iyak no more! Alam nyo kung bakit? Eh kasi naman sa General Luna sa Quezon, abay, triple pay ang mga walang love life. Oo, tama! Triple pay ang matatanggap ng mga single since birth na pumasok sa trabaho kahapon, February 14! Woohoo! Batay lang naman yan sa ginawang anunsyo ni General Luna Mayor Matt Erwin Florido noong nakaraang Lunes, February 6, na bibigyan ng triple pay. Yes guys, you heard it right! Times 3 ang sweldo sa araw na ito ng lahat ng single at no jowa for 5 years! Wow! Oh, chiba! Ang saya nun! Kaya kung pasok ka sa criteria, ano pa ang inihintay mo? Ayon sa munisipyo, maaaring magpasa sa mayor's office o sa HRMO ng aplikasyon at may special committee na magbabalidate. Paalala lamang, mahalaga sa pagpapasa ang katapatan. Ang benepisyo manong ito ay manggagaling sa personal na pera ni Mayor. Pero kung broken-hearted o sawi, huwag mag-alala. Kasi ang Century Plaza Hotel sa Cebu may alok para sa mga empleyado nitong bigo. Ito ay ang breakup leave. Alam mo kung ano yan? O ito yon. Pinapayagan ng hotel na hindi muna pumasok sa trabaho ng 5 araw ang mga empleyado nitong hiniwalayan ng nobyo o nobya nang hindi nababawasan ang kanyang sahod. Take note, walang kalta sa sweldo. Ayon sa post ng hotel, tulong nila ito para makamove on sa kanilang pagkasawi. Sana all broken, charot. Kasi naman daw hindi biro ang maiwan o kaya iwanan ng kanilang boyfriend o girlfriend. Naku, totoo yun. Relate? May benepisyo man o wala ang pagiging bigo, sawi o single ngayon, pag dumating muli ang pagkakataon ng pagtibok ng ating mga puso, mahalaga na mapanatili ang alab ng pag-ibigan sa isang relasyon. Strong ba? Ganon! Parang ganito o. Oh.
Kinabukasan, manansala, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 16, Versikulo 19 na nagsasabi, sapagkat ang inyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng mga tao, kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo, tatapwat ibig ko na kayo'y maging marunong sa kabutihan at musmus sa kasamaan. Tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali!